Ito ay ang kwento ng masalimuot na pangyayari sa mag-asawang vlogger. Noong March 1, 2024 ay nag-upload ng video ang mag-asawang vlogger na si Vicente, isang Spanish national na may edad na 63 years old, at si Fernanda, isang Brazilian national, 28 years old. Ayon sa video na kanilang in-upload, ito ay tungkol sa kanilang naging karanasan sa India at ang malagim na sinapit ni Fernanda. Si Vicente at Fernanda ay mga vlogger na may 1.3 million followers sa kanilang mga social media account. Ang content ng mag-asawa ay ang kanilang pamamasyal sa iba't ibang bansa gamit ang kanilang motorsiklo. Sa loob ng mahigit 5 taon ay nasa 63 countries na ang napuntahan ng mag-asawa. At sa mga bansang kanilang napuntahan ay hindi sila nakaranas ng masamang pangyayari. At ang mga mamamayan sa mga bansang ito ay lubos ang pagtanggap sa kanila. Matapos nilang libutin ang Pakistan ay napunta ang India ang mag-asawa. At ang plano ng mag-asawa ay libutin ng India sa loob ng 6 na buwan. Gamit lamang ang kanilang mga motor. Sa huli nilang upload ng video bago mangyari ang krimen ay na-interview pa sila ng isang Indian vlogger. Sa video ay makikita ang excitement ng mag-asawa na libuti ng India, ngunit hindi nila akalain na may hindi inaasahang pangyayari ang kanilang mararanasan. Noong March 1, 2024, si Fernanda at ang kanyang asawa ay bumiyahe sa West Bengal, India at papunta na sa bansang Nepal. Ngunit inabot na ng hapon ang kanilang biyahe at napag-desisyon na nilang tumigil sa Kurmahat Village sa Jharkhand. At doon magpalipas ng gabi. Maganda din ang tanawin sa napili nilang lugar, tahimik at walang tao. Sa may gilid ng kalsada ay doon na pagdesisyonan ng mag-asawa na itayo ang kanilang tent. Naging kampante ang mag-asawa na walang masamang pwedeng mangyari sa kanila sa liblib na lugar na iyon. Matapos ayusin ang kanilang campsite at matapos kumain ay natulog na ang mag-asawa sa loob ng kanilang tent. Malalim na ang gabi nang magulat ang mag-asawa dahil may 8 Indianong lalaki ang pumasok sa kanilang tent at walang awas silang binugbog ng mga ito. Pinukpok si Vicente ng bato at helmet na naging sanhi ng pagkahati ng labi nito. At hinubadan din daw ng mga ito si Vicente at saka ginapos sa labas ng tent. Hindi na alam ni Vicente ang nangyayari kay Fernanda dahil nandun pa din ito sa loob ng tent na mga oras na iyon. Ang akala ni Vicente ay papatay na sila ng kanyang asawa ng mga kabataan na sumalakay sa kanila. Walang kaalam-alam si Vicente sa nangyayari sa kanyang asawa sa loob ng tent. Si Fernanda na noon ay nasa loob pa din ng tent ay walang awang pinagsamantalahan ng 8 lalaki. Pinilaan si Fernanda ng mga ito. Halos 3 oras siyang ginahasa ng paulit-ulit ng mga lalaking Indian. At kada ito ay nagpupumiglas at sumisigaw ay binubugbog siya ng mga ito. Sa alaala ni Fernanda ay 7 o 10 katao ang kumahasa sa kanya. Nang umalis ang mga lalaki ay ninakaw din ng mga ito ang kanilang mga gamit. Nakuha ng mga ito ang kanilang mga relo, laptop, 2 diamond rings at ang kanilang mga kamera na gamit sa kanilang vlog. Pati ang kanilang pera na $300 at 10,000 rupees. Pagkaalis ng mga suspect ay pumunta sila sa tabing kalsada upang humingi ng tulong. Tiyempo naman na may dumaang mga pulis at nakita naman sila ng mga ito. Ayon sa mga pulis ay noong una hindi daw nila maintindihan ang mag-asawa dahil nagsasalita daw ito ng English at may halong Espanyol. Pero kita ng mga pulis ang sugat at pasa ng mag-asawa. Ang akala nila ay na-aksidente lang sa motor ang mga ito, kaya dinala nila ito sa pinakamalapit na ospital. Ay nasa ospital na ang mag-asawa ay pinaliwanag nila sa mga doktor ang nangyari. At sa eksamen ng mga doktor kay Fernanda ay napatunayan nilang ginahasa ang ambit niya. At doon lang naging malinaw sa mga pulis ang sinapit ng mag-asawa sa 8 Indiano. Agad umaksyon ang mga otoridad at hinanap ang mga lalaking gumawa nito, kina Vicente at Fernanda. Agad naman nahuli ang 3 sa mga suspect na napag-alaman na doon lang din nakatira sa malapit sa pinangyarihan ng krimen. Noong March 3, 2024 ay nahuli pa ang 5 sa mga ito. Isa sa mga ito ay minor de edad pa.
Ayon kay Vicente at Fernanda ay nakuusap pa nila ang mga suspect doon mismo sa kanilang pinagtayuan ng camping site. Sabi ni Vicente, ang sabi ng mga suspect ay mga magsasaka daw ang mga ito at nagtatrabaho sa hindi kalayuan sa lugar na iyon. Nakuhaan pa daw nila ng video ang mga ito, kaya agad silang nakilala ng mga pulis at kinumpirma naman ng mag-asawa na ito ang mga lalaking sumalakay sa kanila. Ang mga suspect ay makahatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo oras na mapatunayan ng hukom na sila ay nagkasala. Ang gobyerno naman ng India ay nagbigay ng 1 million rupees o $12,000 sa mag-asawa hindi bilang kabayadan sa nangyari kay Fernanda. Kung hindi, para sa mga gamit na kinuha sa kanila ng mga suspect. Dahil alam ng mga ito na walang kabayaran ang sinapit ni Fernanda sa mga lalaking lumapastangan sa kanya. Masaya naman ang mag-asawa sa mabilis na aksyon ng gobyerno ng India at ang mabilis na pagkakahuli ng mga pulis sa walong suspect.